another unboxing episode. And this time, ZTTO brakes, cable-actuated hydraulic brakes. Nabili ko to sa Lazada. Available for two variants, black color and red color. Price niya at that point, 2,600 plus. Pagtingin ko ngayon, almost 3,000 pesos na. Front brake caliper. Maganda yung packaging. Mukhang wala naman damage sa item nung dumating. May mga extra mounting bolts na kasama. Kasama na rin yung adapter. 140mm yung nakalagay, pero kasha yung 160mm dito. Printed yung ZTTO branding sa caliper. Yung brake pad niya may cooling fin type na katulad sa Shimano SLX. Sa brake pads, hindi ko sigurado kung metal type o resin type yung nakakabit. Tumako naman tayo sa rear caliper. So sa likod, halos parehas lang din ang front caliper. May kita pa rin yung ZTTO branding. Wala namang paint chips dun sa caliper. Kung tinignan mo, malinis at maayos ang pagkakagawa. Glossy type look nga pala yung caliper. So ito yung reservoir for mineral oil. Out of the box, hindi mo na kailangan i-bleed. Napansin ko lang na wala siyang adjustment para mapalapit o mapalayo yung brake pad dun sa rotor. Sa pagtanggal o pagkabit ng brake pad, kailangan mo gumamit ng Allen key. Dual piston na pala siya. Meaning, dalawang piston yung tumutulak on both sides sa rotor. Hindi ko na na-videoan kung paano siya kinabit sa gravel bike ko. By the time na ginawa ko tong review vlog na ito, ilang beses ko na rin nagamit at nasubukan yung braking power nito sa mga lusong. Lusong pababa sa bit-bit river at lusong sa kaibyang pababa ng nasugbo. Ganto siya kalambot pag pinipigay lever. Pwede pa makuha sa adjust kung gaano kalalim or gaano katigas yung gusto mong pagpiga sa lever. Ganto yung itsura ng rear at front calipers pag naikabit na sa bike. Hindi naman ako nabigo sa braking power nito. Nalibago lang ako dahil first time ko gumamit ng STI. Iba pa rin talaga yung feeling ng MTB hydraulic brakes. So far ay wala pa naman akong issues na na-encounter sa brakes na ito. Overall, nagustuhan ko yung performance niya. Makapit, malakas ang preno, maporma, maganda tignan, hindi masakit sa kamay. Siyempre, sa murang halaga, naka-cable-actuated hydraulic caliper ka na. Yun na lang muna sa ngayon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share, at mag-subscribe sa channel ko. Para updated ka na rin sa mga susunod ko pang uploads, i-hit mo na rin yung notification bell. Maraming salamat po, and you're watching The Choywood. Ride safe, everyone!